So, welcome back sa akin channel. And sa video na to is nakipag-collab ako kay Chang Ana, ang aking beshi love. At kung hindi ka pa nakasubscribe kay Chang Ana, please subscribe dahil besh, ang ganda-ganda ng channel niya. At saka, matutuwa kayo sa kanya. Check niyo yung channel niya and ayun, push niyo na yung subscribe button and notification bell too. So, sa video na to guys is gagamitin ko yung mga makeup na hindi ko na ginagamit, na talagang matagal ko na hindi ginagamit, pero medyo na-stuck lang siya. Hindi ko na kasi masyado na asikaso. So, actually, noon medyo mas marami-rami pa to, pero dahil nagbawas na ako yung iba, pinamigay ko na yung iba. So, yung ilan na lang. Pero, may natira pa rin pala. So, without any further ado, let's get started. First, sa aking foundation, itong parang ayokong i-reveal no, kasi nanghihinayang talaga ako sa foundation na to guys, sa totoo lang. Itong MAC Studio Sculpt Foundation, kung iba sa inyo alam na masyadong sensitive yung skin ko, so yun yung dahilan kung bakit hindi ko siya magamit-gamit. So naka-stuck na lang ito dyan sa aking aparador, magic aparador. Then naka-stuck, nakalagay na lang siya dyan sa aking lagayan ng mga makeup. Alam niyo na, pang display, di ba? Pero minsan, pinapagamit ko to sa mga kaibigan ko na nagpupunta dito. Tsaka yung mga, kasi minsan gusto nilang mag-makeup. So, yan, yan yung pinapagamit ko imbis na masayang, di ba? Alam niyo, gustong-gusto ko talaga yung, ano, yung coverage nito. Kasi, ewan ko kasi, alam niyo, parang nakaka-professional look. Parang nakaka-artista ang itsura. Yung finish sa akin nito, guys, is matte, na parang hindi naman siya matte. Ang ganda talaga ng coverage ng MAC. Oh, sayang. Naisip ko siguro, gamitin ko na lang siya paminsan-minsan. Maganda talaga ako sa coverage niya eh. Siguro pag may mga event lang na, alam niyo noon, mga 4 hours, 5 hours, tapos yun, agad-agad ang makeup. So, sa concealer guys, ito yung concealer na hindi ko na ginagamit, as in, ang Makeup Forever. This one is the, ano ba ito? This one is the cream palette. So, ayan, meron siyang, color corrector too. Ang reason na hindi ko ginagamit to kasi parang feeling ko hindi ko ma-work out yung cream concealer sa eye bag ko kasi ano, parang meron kasi akong mga fine lines diyan sa aking eye bag. So pag nilalagay ko to, nagkakaroon siya ng kitang-kita yung linya ko sa eye bag ko. So, masyado siyang visible. Sobrang puti, no? Nasa ilaw kasi yan, guys. Kaya, ilaw ko kasi, DIY lang yan. So, hindi pa siya yung talagang yung ring light na nakikita nyo sa mga professional na YouTuber na ganon. Kasi, I don't think I need it for now. So, sa eyebrow ko, guys, is gagamitin ko yung eyebrow na ginagamit ko kasi wala naman akong eyebrow na hindi ko nagustuhan. So, next, guys, is gagamitin ko naman yung aking powder. Ito yung Majolica Majolica. Hindi ko masyadong ginagamit to, guys, kasi hindi siya yung parang pag in-apply ko na, eh, sa umpisa maganda, pero parang ang dali niyang mag-melt sa mukha. At saka tingnan niyo ang ganda ng ano niya, di ba? Ano nalagyan niya? Gold. So, next, magpupunta na tayo sa ating eyeshadow. At ang gagamitin kong eyeshadow na hindi ko nagustuhan, guys, is itong Curlline. Yung kanilang 20 eyeshadow set. The reason is, siguro yung kulay niya, parang hindi ako nababagayan sa ganitong kulay. I mean, ito nagagamit ko siya, pero the rest of them, hindi ko siya magamit kasi parang hindi siya maganda sa
ewan ko, pag nag-a-apply ako, parang feeling ko hindi siya nag-work sa mata ko. So, I'm gonna use this one. Sobrang powdery niya. Pag in-apply ko siya, para siyang parang namumuo yung mga glitters niya. And then, i-blend ko siya. Ayan. Wala ang kanyang harsh. So, gusto ko siyang i-intensify. So, gagamitin ko itong pinaka dark shade niya. Oh, something in my eye. And dito ko siya ilalagay sa aking outer V corner. My God, talagang. Next is, maglalagay ako ng eyeliner. Dahil wala naman akong eyeliner na hindi ko nagustuhan, guys. So, gagamitin ko na lang itong parang gray shade nila. Hindi ko lang kung mag-work to, but let's give it a try. Oh, wow. It works. Ay, ang ganda niya! Oh my God! Ang ganda ng kulay na to. Ang ganda ng kulay na to. Promise. Para siyang... Ang ganda! Ano ba yan? It's supposed to be a full face makeup using Badbin products, but I guess it turns out really good right now. OMG guys, ang ganda ng eye makeup ko ngayon. Parang nung nilagyan ko nitong kulay na to, parang gumanda siya. Ano ver? I think this is gonna be a failed video. Ayan, ang ganda tuloy. My God, what's going on? So next is gagamitin ko sa aking lashes is itong Maybelline The False Lash Volume. Yung reason kung bakit hindi ko to ginagamit na is because, so yung reason niya is, yung eyelashes ko, eventually, pag ginamit ko siya, and then parang eventually, dahan-dahang bumababa. So, nawawala yung pagkataas niya, yung pagka-curl. So, parang, wag na lang, parang hindi rin naman ako nag-curl lash. Maganda to guys, pag sa unang apply. The only good thing about this is para siyang natural look lang yung eyelashes. Kasi hindi siya ganun ka volume. So guys, sa bronzer is gagamitin ko tong Fit Me bronzer. Bakit naman hindi ko na ginamit to? Parang ganda naman niya. Alert! Ang ganda niya, diba? Oh, parang lang siya natural. Ano nangyayari? So, sa blush, guys, is wala naman akong blush na hindi naman talaga nagustuhan. Meron mga blush doon, hindi ko na nagagamit. Pero, alam nyo, eventually is alam ko gagamitin ko siya. Sa aking highlighter is itong Excel. This one is a Japanese brand. So, this one is pretty expensive. Alam nyo ba yun? Kasi nung binili ko to, hindi ko pa alam yung mga highlighter. So, binili ko. Akala ko nung puti. So, I mean, okay, may puti rin naman. Pero, isang beses ko siyang ginamit. Pero hindi siya nag-work. Parang ayoko nito. Kasi bakit ganun yung kulay? Kasi yung mga sa nakikita ko sa, alam nyo, sa Instagram, sa YouTube. Bakit parang iba yung kulay? Eto na. Titignan ko kung mag-work to, ha? O, ayan. Lord. Let's see. Ay, hindi. Okay. Walang ilaw! Wala talaga, guys. May nakukuha yung camera ko, tsaka yung siguro yung ring light. Pero, sa totoong buhay, hindi siya ganun. Sa aking lipstick, ang gagamitin ko is
itong dalawa to, guys. Hindi ko alam kung bakit meron akong dalawa nito. Hindi ko alam kung binigay sa akin to. Itong Revlon lipstick. Hindi ko pa siya nabubuksan. Ito yung... ano ba tong lipstick na to? Hindi ko alam. Basta meron siyang moisturizer dun sa gitna. Sa gitna meron siyang something there. I don't like the color, guys. Yun, sana nagustuhan niyo yung video na to. And alam niyo, parang fail itong video na to. No? Kasi hindi naman lahat ng ginamit ko is talagang siguro na itatapon ko o may tatapon ko. Kasi meron akong mga, alam niyo, na discover na pwede pa palang siyang gamitin dahil sa tagal na hindi ko na siya ginagamit. Pero may natutunan ako, guys. Natutunan ko na, and nare-realize ko na marunong na pala akong mag-makeup. So, nag-improve na pala ako. Kasi may mga, yun na, may mga makeup ako na nabili nun na akala ko is, it's not working at all. Kasi habang natututo ka, doon mo na realize o doon mo na rediscover na meron palang mga bagay na hindi mo lang alam noon na alam mo na ngayon. Next time, kung bibili ako at kung hindi ko man siya magagamit sa ngayon, siguro i-keep ko muna siya for a while, and then siguro kailangan ko siyang balikan and tignan natin kung yun nga kung mag-work nga siya ulit. Kasi syempre, diba, sayang naman yung product, tsaka sayang naman yung perang ginagastos dito sa mga makeup na to. So, yun lang. And sana nagustuhan nyo tong medyo fail na full face makeup bad bin. Yun, with collaboration with Chang Anna. And don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para ma-notify kayo, guys, kung meron akong mga bagong uploads na videos. And sana magkita-kita ulit tayo sa aking next journey. Take care, guys, and I love you all. Bye!